Hi, hello guys. So for today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano i-link yung CIMB account ninyo dun po sa GCash. Yung tinutukoy ko ritong linking ng CIMB account nyo is doon po sa GSave. Kung makikita nyo po dun sa GCash ninyo, may nakalagay dun na GSave services. So may mga banko po dun na partners ni GCash. Isa na po dun si CIMB. So dito po sa video na to, ipapakita ko po kung paano simpleng i-link yung CIMB nyo doon kay GSave or kay GCash. Bakit magandang nakalink po yung CIMB account nyo? Isa na po dun yung pagtatransfer ng free of charge. Kasi usually kapag nagtatransfer ka ng like ng pera dun sa katulad ng Maya, may mga charges po si GCash. So ipapakita ko rin po sa ibang video natin na kung paano mag-transfer ng free to Maya from GCash. So guys, punta natin po tayo dun sa video ng tutorial kung paano po mag-link ng CIMB through GCash sa GSave. Dito i-open lang po natin yung Play Store natin. And then i-open po nyo yung si CIMB. Kung naka-install na po siya, i-open lang nyo yung CIMB apps nyo doon sa phone nyo. And then makikita nyo po dyan yung link my account. Dito po pwede nyo pong i-link ang iba't ibang services po ni GCash katulad ng GSave, GCredit, SPay Later, tapos yung Lazada Pay Later sa CIMB account nyo. So dito ang ililink natin specifically is si GSave account po natin. Si GSave po makikita po natin yan kay GCash Apps. So dun sa harapan nyo makikita nyo yung GSave na yan. And after maklik nyo yung GSave, makikita nyo yung mga banko po dyan na cover ni GSave yan. Si UNO, si Maybank, si BPI at si CIMB. So dito po si CIMB po yung gagamitin natin. Dito po kay GSave sa CIMB, naglagay na po ako ng 100 para makita po natin kung maglilink talaga siya. After nyo po maklik yung GSave link sa CIMB, lalabas po yung mobile number. So magtatanong siya ng mobile number, ilagay nyo lang po yung phone number nyo dyan. And then dun sa baba po is yung email address nyo po. So ilagay nyo po yung email address nyo. And then after mailagay nyo po yung phone number and email nyo, click nyo lang po yung continue button dyan sa baba. And then mag-a-ask yan ng OTP, so enter nyo lang po yung OTP na nareceive nyo dun sa phone number nyo. And dyan sa declaration, may question dyan na are you a politically exposed person? Kung hindi, ilagay nyo lang dyan no. Or kung meron po kayong kamag-anak na in politics. And dyan sa terms and condition, i-click nyo lang po yung mga box dyan and then click on agree. Kailangan nyo po mag-create ng username. Dapat yung username nyo po minimum of 8 character hanggang 20 character. Tapos at least one letter and at least one number. Dapat po wala pong special character and dapat wala pong spaces. Pag may username na, magkikreate naman kayo ng password ninyo. So minimum of 8 character, dapat may at least one uppercase letter, may small letter, and then at least one number and at least one special character. And tatanungin po kayo kung gusto nyo po gumamit ng biometrics. Kung gusto nyo, enable nyo lang po siya. Kung hindi naman, pwede rin pindutin po yung later. And guys, aside sa password, kailangan nyo po mag-create ng 6-digit PIN. Tapos po yung huli, sagutan nyo lang po yung mga basic info na yan. Kung ano pong account yan, savings. So ilagay nyo po yan dyan kung magkano po yung sinesweldo nyo yan. Wala namang specific amount. Tapos yung kompletuhan nyo lang po yung mga personal information dyan sa baba. And then yun na po yung last step. Tapos yun na, congratulations. Nakalink na yung CIMB nyo dun sa GSave account nyo. Pwede po kayo mag-click ng get my debit card or punta lang kayo dun sa dashboard. And guys, marami pong salamat sa pagsubaybay at sa panonood sa channel na ito. And don't forget po to click on subscribe para
ma-notify po kayo kung may mga bago po tayong video na ilalabas. And appreciate nga pala guys sa panonood and support sa channel na ito. And huwag pong kalimutan mag-subscribe, and I hope to see you next time sa mga susunod pa natin mga video.